Pinabulaanan ng Joint Task Force Sulu ang maling pahayag ng inquirer kaugnay sa umano'y massacre sa Sulu. Nilinaw ni Brigadier General Devino Ray Pabayo na hindi massacre, kundi sagupaan sa pagitan ng militar laban sa bandidong Abu Sayyaf ang nangyari sa lugar, na nagresulta naman sa pagkamatay ng 7 katao. May report si Ellie Dumabo. Ikinagulat ni Sulu Task Force Commander Brigadier General Devino Ray Pabayo ang lumabas sa ulat sa mga pahayagan nito lamang nagdaang araw sa umano'y nangyaring massacre sa isla ng Sulu na ikinamatay ng 7 katao kabilang ang minor de edad. Yes, in fact, yung paalam-paalam na yan, usapan na lang yan sa local government ng Patigul. Actually, kaya parang inamuna natin yung civilian police, nagturo po yan ng parang solusyon at saka usapan ng government ng Patigul na dahil massive, nandiyan naman ang situation kasi naabos niya. So, para avoid natin yung civilian na makot in the crossfire, parang sila mismo pinagbawalan nila yung skipping na huwag mo na umakyat. Anya nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng mga bandidong Abu Sayyaf at tropa ng 45th Infantry Battalion ng Philippine Army noong hapon ng Biyernes, Setyembre 14, 2018 sa bulo-bundoking bahagi sa bayan ng Patikol sa probinsya ng Sulu. After 1 hour 30 minutes or almost 2 hours encounter, wherein we incurred 17 ang wounded po natin at mga sundalo. Nung nag-clear na po yung lugar, yun, lumabas nang naiwan yung itong awan ng dead body. To include, may mga firearms and then may mga IED components. May plug pa nga ng ICC. Paliwanag ni Pabayo, walang pumapasok na sibilyan sa naturang lugar dahil pinaghihinalaan ng mga bandido na ispay ito ng mga sundalo. Even mga locals dyan, hindi talaga pumunta dyan. So, ibig sabihin, lahat ang pupunta dyan, hindi ka po siya. Ako siya ka talaga kasi mga previous incidents dyan, na mga ordinary citizens dyan, local, pinapatay nila kasi napapagkamala nila government spy. Ang mga namatay sa umano'y inkwentro ay sina Makrob Diray, Alpadal Diray, Basiluddin Hairan, Misa Hairan, Isa Hamsan, Bintajal Tula at Marknon Sakirin. Subalit ayon sa ikinasang silent rally kahapon ng ilang kabataan sa Sulu, wala naman daw sa listahan ng mga miyembro ng Abu Sayyaf ang mga 7 namatay doon, kung kaya hostisya para sa mga biktima ang kanilang isinisigaw. Bukas naman si Pabayo sa anumang imbestigasyon na gagawin sa Sulu na may kaugnayan sa pagkamatay sa 7 katao dahil matibay umano ang hawak nilang ebidensya laban sa nakasagupang Abu Sayyaf na ikinasugat naman ng 17 sundalo. Ellie Dumabok, Eagle News, IM1 with 25.